sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural, dito sa Radyo Agila. Ito na po yung bagong normal, ano, talagang mandatory yung face mask at ngayon yung paggamit ng face shield. Yan ay base sa inisyong memo ng DOTR, Department of Transportation, ng DOLE at saka ng DTI. Yan ay kailangan lalo na sa mga commuter, sa mga employees. Importante po, ano, may face shield at saka may face mask na suot. Yan ay dun sa joint memorandum circular ng DOLE and DTI at saka ng DOTR. Kaya nagkakaroon ng pagtaas ng demand ng face shield. Pero napansin nyo, nitong mga nakaraan, pati sa face mask, ang daming lumabas na iba't ibang mga style. Ano, may nagpauso, may lumabas ng yung copper mask. Pero kung titingnan nyo yung online, ngayon tinitingnan ko yung website ng copper mask, ay out of stock. May mga nabibili pa. Ano, parang lately ay talagang ang dami pong bumili nitong copper mask. Ayan, dun sa mga hindi po ito nakikita pa, ano, may mga picture na kumalat eh, suot ng ating mga kilalang personalidad, kahit si Speaker Cayetano. Ayan, yung isang kapangalan natin na tulpo, may suot din at pinopromote niya. Ito'y naging usapan din sa ibang mga bansa, sa Amerika, ano, lumabas sa New York Times, yung tungkol sa copper. Importante po yung copper sa ating katawan. Pero meron din itong application pagdating sa microbes. Kung matatandaan nyo dati, nung tinalakay natin yung mga droplets, kung gaano tumatagal sa mga surfaces. Sa pag-aaral, kung sa copper surface, mabilis mamatay yung mikrobyo. Ito, napanood ko nung nakaraan sa isang morning show, yung isang kilalang host ay may suot-suot na copper mask. At ang topic nila nun ay iba-ibang klase ng face mask. Pero alam nyo, sa article ng New York Times, ang sabi, copper won't save you from coronavirus. Kasi nga, dahil sa takot sa pandemic, ngayon, nagkaka-interest sa copper. Nagkaroon ng copper craze. Alam nyo, kahit yung mug ay made up of copper, pati yung kung ano-ano na materials ay nilalagyan nila ng copper kasi nga ang patay. Pero alam nyo, kahit na may copper, kung hindi kayo marunong mag-disinfect, wala din. Ngayon, pagdating sa face mask, merong mga problema. Hindi natin alam kung gaano kadaming copper yung nandoon sa face mask. Ayan, papakitaan ko kayo ng isang sample, ano, dun sa mga nanonood sa atin ng live. Ganito po siya. Ito yung copper mask. Nakabili ako. Ito yung suot ko kanina. Kaya lang, ang comment natin, ano, merong butas dito sa baba. Pwede siyang magbigay ng protection. Kaya lang, pagdating dun sa usapan tungkol sa copper, ang tanong, gaano kadaming copper yung nandoon sa face mask? Gaano kadaming copper yung kailangan para mamatay yung COVID-19, yung mga virus? Way back last year, bago pa lumabas itong COVID-19 pandemic, naalala ko yung boss ko sa Asia Prime, nagbebenta naman ng medyas na merong copper linings.
Kasi nga, ang copper, kilalang kilala sa kanyang germ-killing properties. Kung titingnan natin yung paggamit ng copper noon pa, mapapansin nyo sa mga sa Middle East, sa mga bansa, sa India, sa tinitingnan ko, sa Vietnam, dun sa mga katutubo nila, lalo na sa Vietnam, yung laging pinaglalagyan ng tubig ay copper. Manipis lang siya, matibay, pero hindi lang basta siya lagayan eh, kundi meron ding concept kung bakit. Kasi nakita na yung copper pwedeng pumatay ng mga mikrobyo. Malilimitahan yung pagkalat ng E. coli, ng salmonella, ng influenza virus, at iba't iba pa. Merong isa, may study na nagawa sa England, na published sa New England Journal of Medicine, na sa report nila, under controlled laboratory condition, ang coronavirus hindi maglalas more than a few hours on copper surfaces as compared dun sa stainless or plastic na tumatagal ilang araw, buhay pa yung virus, yung COVID-19. Although, ang isang comment doon is yung pagkalat ng COVID-19, hindi naman sa surfaces eh. Wala pang masyadong pag-aaral, kundi talagang yung pagkalat is between people. Ngayon, pero sa atin, sa katawan natin, nutrient din yon. Kailangan din natin ng copper. Na nakukuha natin yung copper, typically, sa ating diet. Laging naiisip natin pag copper, yan yung copper wire, sa kuryente, di ba? Sa electronics, sa jewelry, yung pagtutubog ng ginto. Yung bang isang metal para maging parang ginto, copper sulfate yung ginagamit. Pero meron nga itong nutritional value. Copper is a trace mineral at kailangan natin ito, konting-konti lang. Ito ay tumutulong para mabuo yung hemoglobin at saka yung collagen sa ating katawan. Kaya ito'y dapat makuha natin sa ating diet. Hindi naman pwedeng kumagat ka lang ng wire, okay na, no? May mga pagkain na mayaman sa copper. Tandaan natin, ang copper ay mineral na hindi nasisintesize sa ating katawan. Talagang manggagaling sa food sources. Kailangan ito sa iba't ibang mga functions. Malaki yung role ng copper ito sa production ng ATP, ng adenosine triphosphate. Ito yung pinakang gasolina ng ating mitochondria para makagawa ng energy, para lumakas tayo. Kailangan ang copper sa red blood cell synthesis, sa formation ng connective tissue, yung sa collagen production. Kailangan ang copper para sa proper immune functions, sa processing ng cholesterol. Kailangan ang copper sa brain and nervous system functions, sa regulation, saka sa metabolism ng iron sa ating katawan, saka dun sa enzyme na tyrosinase, dun sa production ng melanin. Kahit konti lang yung copper, kung kulang tayo nito, pwedeng maapektuhan, pwedeng ma-compromise yung ating kalusugan kasi lulutong, hihina yung ating mga buto, yung ating mga joints. Sa dugo natin, nandiyan, magkukulang ng red blood cells, pwedeng mauwi sa anemia. Sa pag-aaral, ang copper deficiency ay hindi naman masyadong pinapansin, pero kung meron ka nito, magiging precursor yan sa iba pang mga nutritional deficits. Yung kakulangan ng iron, kakulangan ng vitamin B12. Yun ang resulta kasi kailangan ang copper para maabsorb ng katawan yung vitamin B12. At sa iba pang mga pag-aaral, yung mga malnourished na mga bata, merong copper deficiency along with several other deficiencies.
Yung iba pang mga minerals like iodine, like magnesium and potassium. Pero, yan, pag susobra yung copper, it can be toxic sa ating mga cells. Kasi, ang mapapansin nyo na epekto, halimbawa, uminom ka ng supplements na mataas yung copper sobra, or yung iniinom na tubig, eh, kontaminado pala ng copper. Pwede siyang mag-trigger ng pagsusuka, ng vomiting, di ba? Ng diarrhea, ng cramps. Pero yung long-term na exposure sa sobrang copper, pwedeng magkaroon ng neurological issues. Kaya dapat itong bantayan. Yung copper toxicity, concern lang yan dun sa excessive supplementation at sa kayong consumption ng mga contaminated water. Di ba? Minsan, mapapansin nyo, yung mga tubo dati may copper. Dun dumadaan. Kaya tumataas yung copper. Pagka mataas yung copper, nagkakaroon nung tinatawag na Wilson's disease. Isa ito sa dapat na bantayan. Ang Wilson's disease ay isang genetic disorder na typically related yung mga symptoms sa brain at saka sa liver, yung pagsusuka, panghihina, yung fluid buildup sa abdomen, pamamaga ng legs, paninilaw ng balat, pangangati. Yan. Yan yung nangyayari. Pero importante, ano, kasi nga, sa bagong normal, ay kailangan yung face mask. Kaya mapapansin nyo, kung naging interesado kayo sa copper mask, sa website nila ay out of stock. And kaya lang, madaming yung concern eh, na dapat nating maintindihan. Pero hindi lang naman yung copper, yung mga metallic ions na pwede nating gamitin panlaban sa microbes. Hindi lang sa COVID-19, kundi sa iba pa. Kahit ang silver, kahit yung iron or zinc, di ba? Nagkakaubusan ng zinc, metallic elements din yan. Meron din siyang effect sa COVID-19. Yan, dun sa mga nagtatanong kung okay lang bang bumili. Eh, nasa inyo po yan. Yung mga claims, hindi po napag-aralan. Unsubstantiated. Malabo kung gaano kadaming copper yung ginamit dun sa face mask construction. Although, it may give or it may provide the same level of protection as other products, pero ang titingnan natin, presyo pa rin. Ngayon, talagang ito'y pwedeng makatulong para sa atin, pero dapat wag nating kalimutan yung iba pang aspeto, yung paghugas ng kamay, yung pag-disinfect. Yun po yung kailangan at saka yung physical or social distancing. Ang pinag-uusapan natin ay copper. Naging interesado din tayo kasi nga nauso eh. Ang dami kong mga kaibigan, copper mask yung suot. Eh nakabili lang ako ng isa. Ano, okay lang pero ang tingin ko parang manipis. Kaya nga para mas, sabi ko, para mas ma-educate tayo, eh talakayin nga natin sa programa itong copper. Kasi hindi lang yan dun sa face mask eh. Maging sa diet, pwede nating makuha yung copper.